Hello guys, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Jazz. I'm a aspiring YouTuber, so napakabago ko pa lang dito. And I created this video. Actually, dapat meron akong ibang topic na i-upload sa channel ko. Kaya lang, siguro alam nyo na yung nangyari. Isa rin ako sa nalungkot sa nabalitaan ko sa Facebook na isa na naman pong kilalang vlogger yung nawala. So, for me, bilang isang nagsisimula sa pagbablog or pagiging YouTuber, masakit para sa akin makita yung mga taon na, alam mo yun, na nawawala. Na, alam mong, maraming natulungan or maraming na-inspire. So, una na dyan si Eman, hindi ko na nga nagawan siya. And then, pangalawa nga po itong si Lloyd. So, nakakalungkot para sa akin kasi ito yung mga tao na nakita ko talaga nung nawala sila, ang dami talagang nagluksa. As in sa Facebook account ko, nakita ko nung lahat, dun sila mga naglitawan sa Facebook ko, sa newsfeed ko na puro pakikiramay ng iba't ibang tao, yung mga fans nila, mga subscribers nila. Ako po personally, hindi po ako nila naging fan or wala po ako sa video nila na napanood ever since. At yun yung isa sa napagsisihan ko bilang as a YouTuber na nga ngayon. Na kung saan, meron pala mga vloggers na ganito kagagaling. Tapos, hindi lang in terms of pagbablog, but of course, yung makikita mo talaga sa kanila yung personality nila. And I know naman na karamihan sa atin kung bakit tayo nagsusubscribe sa mga YouTuber o sa mga vloggers is because of their personality. So kumbaga, for me, yun talaga yung pinaka nagugustuhan ng isang tao or like, for example, fan, kung bakit siya nagsusubscribe sa mga vloggers. So for me, etong dalawa na to, nung pinanood ko yung video nila, yung kay Eman, pinanood ko po yung mga videos niya, is talaga naman sa mura niyang edad or sa napakabata pa ni Eman. Para yun na nga, kaya ako nalulungkot kasi sobrang bata pa niya, ang dami pa niyang pwedeng marating sa buhay. And sad to say, yun nga yung nangyari. Napakahirap palaga pagkakalaban mo is yung sakit. And nakakalungkot, syempre, yun nga, tulad nga ng sabi ko, napakabata pa niya. Para, alam mo yun, para mag-end up siya ng ganun. Na kung saan, dapat sa mga panahon na to, or sa mga susunod pang panahon, marami pa siya dapat matulungan, marami pa siya dapat ma-inspire. Kamukha ko, na nagsisimula lang din sa pag-vlog. So, I know na kung noon ko pa siya nakilala, malamang sa malamang, napakalaki ng naging ambag niya sa buhay ko. And of course, sa pagbablog ko rin ngayon. And yun nga, halos ilang linggo pa lang nakakalipas, 1 week or 2 weeks pa lang nakakalipas, si Lloyd naman ang nawala. And yung kay Lloyd naman, isa sa napanood ko sa kanya, nito lang huli, is yung parang review dun sa bahay na bago niyang pinagawa. So, yung pinanood ko yung video na yun, isa ako sa natuwa kasi nakita ko yung sarili ko na posible palang mangyari din sa akin yung ganung achievements. Although, I know naman na hindi siya ganung kadaling tinrabaho, alam kong kung ganung katagal niyang tinrabaho yun, especially sa pag-YouTube or sa pag-vlog. Pero nakaka-inspire, kaya tulad nga na sabi ko, bilang nagsisimula, bilang small YouTuber, nakakatabalan ng puso na makita mo yung mga ganung tao na alam mo yun na umaasenso sa ganitong field. And isa rin yung sa pinapangarap ko, maliban pa sa, of course, sa mas makatulong pa sa marami because of my vlog. Syempre, ang main goal ko naman sa pag-vlog, it's not because ma-achieve lang yung dreams ko. Ang gusto ko, ma-achieve ko man yung mga dreams ko dito, pero at the same time, nakakatulong ako or nakaka-inspire din. Tulad ng ibang vlogger na marahil kilala natin. So yun nga, malungkot lang or hindi lang maganda yung araw na to. Kasi nga, dahil sa pagkawala nung dalawang kilalang vloggers dito sa ating bansa. And sana magsilbing aral to sa atin, hindi lang sa mga vloggers, kundi sa lahat ng nanonood sa amin, mapa-small YouTuber man yan or big YouTuber man yan. So, siguro ito lang yung magiging mensahe ko para sa lahat na pilitin nating alagaan yung mga sarili natin. Ako, kahit medyo mahirap yung sitwasyon, pinipilit kong, alam mo yun, mag-exercise, pinipilit kong
iwasan yung mga hindi dapat kainin kasi ano eh, totoo yun eh, totoo yun yung pagka hindi mo inalagaan yung sarili mo, most likely magkakasakit at magkakasakit ka. Nagtitake na rin ako ng food supplements. So, binibigyan ko pa rin ng way talaga yung sarili ko na, alam mo yun, to live healthy kahit na hindi enough yung, alam mo yung resources. Kasi, syempre, kapos din sa pera, kapos din sa ibang bagay. So, hindi naman natin lahat masusunod dyan. Kumbaga, may times na para makatipid, mapapabili ka ng mga pagkain na hindi naman talaga dapat. Pero, syempre, hanggat maaari, tulad nga sabi ko, tulungan nyo rin yung sarili nyo na labanan yung mga posibleng magdala ng sakit sa inyo. So, yun yung importante kasi kamukha na yan sa mga nangyayari. Dapat maging aware na tayo na sa nangyayari sa kanila is napakalaga nung malusugan natin. Kaya nga, di ba may kasabihan na health is wealth? Naniniwala po ako dyan. Kasi aanuin mo nga naman yung sandamakmak na pera kung bedridden ka naman. Diba? So, napakalaga for me, mas pipiliin ko na malusog lang ako, malusog yung pamilya ko, instead na marami akong pera. Kasi maraming may pera, pero hindi nila magamit o hindi nila ma-enjoy yung pera na meron sila kasi nga, may sakit sila. So, bago pa mahuli yung lahat, is, tulad yan sabi ko, importante na alagaan natin yung sarili natin. Kasi yan talaga yung magiging puhunan mo para sa pag-abot ng mga pangarap mo. So, yun lang muna sa ngayong video natin. Again, sabi ko nga, sunod-sunod yung mga hindi magagandang balita. Kamukha lang nung kay Black Panther, yung gumaganap na Black Panther, kay Chadwick, nawala rin. Because of sakit din. Alam niyo yun, na talagang pag sakit talaga naging kalaban natin, napakahirap makasurvive. So, ano ang dapat mong gawin? Number one is, alagaan yung sarili. And then, number two, huwag mong kakalimutang laging magdasal. Lagi kang magdasal sa taas, sa Panginoon, na sana bigyan ka malusog na kalusugan. Or if ever man na magkaroon ka ng sakit, bigyan ka niya ng lakas para makayanan yung sakit na pinagdadaanan mo ngayon. Okay? I hope may natutunan kayo sa video natin na to. And para dun sa pamilya ni Eman at ni Lloyd, ako po'y buong pusong nakikiramay sa inyo sa pagdadalamhati nyo ngayon. I know na mahirap. Mahirap mawalan ng pamilya or isa sa pamilya, and sana pagdasal na lang natin na maging mapayapa sila. And for me, yun ang pinagdadasal ko, na tingnan pa rin niya kayo or tingnan pa rin nila kayo, alagaan pa rin nila kayo, gabayan nila kayo kahit wala na sila dito sa ating mundong ibabaw. At ang mensahe ko naman sa'yo, Eman and Lloyd, maraming salamat. Maraming salamat sa pagbibigay inspirasyon sa marami. Although hindi ako isa sa nakasaksi, pero for me, alam ko napakabuti yung dalawa kung bakit napakaraming na-inspire, kung bakit napakaraming nanonood sa inyo. It's because naniniwala ako na mabubuti kayong tao. Pero huwag kayong mag-alala, bilang isang YouTuber na rin na katulad nyo, hayaan nyong ituloy ko yung mga nasimulan nyo dito na magbigay inspirasyon sa maraming tao. And patuloy nyo lang kaming gabayan dito. Nagpapasalamat ako sa inyo. And saludo ako sa mga nagawa nyo dito para sa mga taong napanood kayo. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa.